Maramot na higante si Dante. Yun ang tingin sa kanya ng mga taong bayan. Hindi ba sinabi ko sa inyo? Huwag kayong pumasok sa hardin ko! Hihingi lang naman kami ng ramot, Man Dante. Ha? Hindi ako naniwala sa inyo! Alam kong puputulin niyo mga halaman ko! Tsaka yung mga puno ko! Mas gusto ni Dante na nag-iisa siya. Mas gusto niyang kasama ang mga puno at halaman. Alagang-alaga niya ang mga ito. Pareho sila ni Jesse. Isang magsasaka si Jesse sa bayan na yon. Naubod siya ng sipag. Pagod na sa maghapong pagsasaka. Nakukuha pa rin ni Jesse na asikasuhin ang mga halaman sa kanilang bakuran. Nay! Kamusta ang pagsasaka? Ayos naman po, naitanim ko na po lahat ng palay. Naku, ay sana huwag maapektuhan. Narinig ko sa radyo kanina, baka bumagyo. Naku, Nay, dapat din natin iisip yung mga ganyang bagay. Ang dapat natin isipin, pagdating ng tag-ani, marami tayo aanilin. Talaga naman tong anak ko, laging yung pinapalakas ang loob ko. Siyempre naman, Nay. May kapalit yun eh. Masarap na merienda. Merienda ba? Merienda po. Uy! Salamat, Nay. Wow! Merienda time! Ikaw na naman. Itong kaibigan mo, ha? Ang lakas ng pang-amoy basta sa pagkain. Ewan ko ba dyan, ha? Analidyo naman. Pinaglihilang naman sa aso, eh. Aso? Akin to, hindi na. Hindi. Ibuto yan. Share your blessings naman dyan, nanay. Isang araw, susumpungin ang sakit niya si Lydia. Ay, konting tiis lang, Lydia. Talagang ganyan ang medyo nagkakaedad. Nagkakarayuma. Ay, wala ba kayong ibang gamot dyan ng pando? Parang hindi usapat sa nanay ko yung lines na miss nilang eh. Hindi. Okay pa rin naman sa akin yung natural na gamot, anak. Saka effective pa naman yung langis ni Mang Pando. Ipahinga mo lang yan, Lydia, ha? Tsaka damihan mo ang pagkain ng gulay at putas. Tsaka mainan na rin sana yung makainom ka ba ng tsaan ng pansit-pansitan? Pansit-pansitan, ho? Oo, iho. Ano yun? Herbal plant. Na kapag ininom niya yung tsaa, medyo matutulungan siyang hindi gaano sumpungin ang kanyang rayuma. Maaaring magkita ka nga dyan sa paligid sa tabi-tabi. Pero ang pinakamainam na pansit-pansitan ay matatagpuan doon sa gubat. Doon ba sa hardin ni Danting Higante? Ay, hindi na. Wag na. Wag na. Okay na ako dyan sa langis mo. Nay, narinig niyo naman yung sabi ni Mang Panto na mas makakatulong sa inyo kung yun yung iinumin nyo. Hindi. Huwag matigas ang ulo mo, ha? Wag na wag kang pupunta sa hardin ng higanteng yon. Salbahe ang higante na yon. Pero sinuway ni Jesse ang nanay niya. Nang araw din na yon, pumunta siya sa hardin ni Dante Higante. Jesse, gutom na ako. Trip ka naman, Pardsy. Ang sabi mo, gigimik tayo sa bayan, tapos dito mo lang pala ako dadali. Dito daw merong pansit-pansitan eh. Bay, kung meron sa atin nun, edi sana hindi na kita kinalatkat papunta dito. Eh, pugad nga ng kaaway ito, Jesse. Para namang hindi mo naririnig yung kwentuhan ng mga nanay natin tungkol kay Mang Dante. Paano kung tapakan tayo nun, no? Kaya tirisin. Oh my God. Hindi ko na maliligawan si Amor. My love! Obed. Ang gusto ng mga babae sa lalaki yung matatapang. Hindi yung duduwag-duwag kagaya ng ginagawa mo. Duwag agad? Di ba pwedeng nag-iingat lang? Jesse, ibahin mo to. Matapang to. Ba, sumuko pong umuusap dun sa higante na yon. Asa na yon? Ba? Asa na yun? Ikaw ang kakausap at hihingin ng pansit-mansitan para sa nanay ko? Oo! Gusto mo samahan pa niya ng pansit kanton? Bihon at tsaka luglog. Walang higa-higati sa akin, Jesse. Kayang-kaya ko yung Dante na yun. Yeah, bang.
Sige. Talaga. Jesse, ba't ang laki ng boses mo? Dito ako sa harap mo. Hindi ako yun. Sino yun? Anong ginagawa niyo rito? Joke lang! Joke lang! Jesse! Jesse!